Peggy. Welcome to Yamaha Off-Road Experience Leg 7! Woo! Wala na ba sana? Area nila, na hindi naman alam mo ba yung chef, na halimbawa... Opposite lane. It is completely... ...who has these blinds on. Be especially careful of rating your performance. Play tricks on them. XR9. Yes, XR9. Ito yung kanina yung sa video ang ginawa niya to. Para makapag-react kayo and ma... Okay, so now... Kayo yung motor, gamit yung dalawang kamay. Dalawang kamay mo, hawak mo yung malibena. Pag downhill, aatras pa yung tuhod, lalawin pa lang gusto yung puwet, tapos hindi nyo babatakan yung manibela. Ipit. Yung hindi nakasayad yung puwet. Yan. Hamak sa handlebar. Lean forward. Attack. Position. Gagawa sa amin. Para sa tingin nyo, para saan po itong gagawin natin? Tandaan nyo, yung sinabi ko kanina, wala ho kami ituturo dito na hindi nyo magagamit mamaya. Something. Kasi kailangan ko may shades eh. Ito na? Oo, tsaka yun. Nag-overheat eh. So, hindi ako na pinapaayos. Pero ba? Naayos pa. Pero, kasi sabi ko, pagtira yung gas. So, remind you about the 7 riding posture. What are the 7 riding posture? Number 1. Okay, lahat po yan. Gagamitin natin. Now, we're going to talk about the acceleration posture. The acceleration posture, pag nagbungas kayo ng throttle or nabitawan nyo yung clutch ng bigla nang hindi nyo inaasahan, tendency, mababatak kayo ng bike because of the torque. Tara? I want you to observe, Coach Choco. So, papandarin niya yung bike. Ilalagay niya sa first gear. Susubukan niyang bitawan at buksan kaagad mag-starting ng hindi nag-acceleration posture. Tignan natin. Nababatak siya. One more. Ngayon, gagawin niya, bago siya mag-accelerate, sasabayan niya ngayon ng attack position. So, this is what we call acceleration posture. Ready? So, nakita niyo, hindi nalaglag. One more. In-anticipate na niya yung pasok ng power. So ngayon, ano naman ang braking posture?
Subukan naman natin, Choco, na naka-attack position ka na. Tapos, papapantihin niya nang hindi siya mag-lean back pag nag-break. Tignan natin. O, isinusup-sup siya. So, pag isinusup-sup ka, anong gagawin mo? Itutulak mo ngayon yung katawan mo palayo sa handlebar. Tignan niya, hindi siya mag-lean back pag nag-break. So, lahat ng bigat, all the way transfer to the front, which makes your front tire overload and pwede siyang matanggal sa traction. Pwede kayong sumadsad. Sama ka ba sa ride? Sa train? Oo. Oh. No clutch. Open brake, so, hindi ko napahinggan yung kanina, pero tinuro ng isang coach. Sabi daw, pagka sabay, pag throttle mo, in forward, release, sabay din, in backward naman. So, try natin, first gear lang daw. Yes, sir. Ako, kamusta? Okay, nag-enjoy. Sobrang, piling ko daming matutunan dito. Thank you, Papi. Tuloy lang. It's raining. Yeah. It's raining, bro. Tuloy lang. Kamusta? Enjoy, bro. Enjoy po. Masaya. Ano tingin mo mangyayari sa trail today? Hindi pala yan. Oh, it is exciting! Exciting from level 1 to level 5. I think very total off-road experience ang mararanasan ng lahat ng participants for today. Masaya to. Masaya. Kasi umulan. Waterproof naman yun. Oh,
one. Ito lang. Good. Na-i-apply ko agad, hindi ako masyado napakot. About the WR-155, and in-expect ko kasi sabi sa akin nung mga kaibigan ko, mabigat daw. But, in fact, hindi ako nabigat. But maybe compared to other bikes, siguro, hindi makompare. Wala akong experience in bike. Pero for me, it has good power kasi it's the same motor as the R-155M, which nagamit ko yan before. Talagang ayos na ayos. Patas yung revolution yan kasi nga may VDA. Ayun, matitig din siya. Hindi ako nabilin sa power talaga. About the handling, ang drive ko lang siguro kasi maliit ako, natatangkad na ako sa kanya. Pero ganun talaga yung duro bike eh. Yung talaga yung nature niya. Ang ating experience at ang paggamit ng WR. Well, unang-una maraming salamat sa Yamaha Philippines and kay Coach Mel. Si Coach Mel, matagal ko nang nakakausap na sabi ko, bibisitahin namin sila dito and to feature nga or to make a video or content for the training camp. So ito na yun, at least natupad na and sobrang, well, unang-una, ano rin, nagpapasalamat din ako dahil nabigyan tayo ng chance nga na ma-invite sa mga ginto. And makaloka, doon ko na-appreciate yung importance ng safety gears talaga. Here I would like to say thank you sa experience na binigay mo sa amin. So for me, as part of the dealership, from now on, at least we have a real life experience kung paano namin marirelate yung motor na binibenta namin sa customer. And at the same time, we can share na experience namin and yung quality ng motor itself. Hindi yung nanghuhula lang kami or based lang sa binabasa namin na manual, at least we have an experience talaga. So I'm really thankful na we were able to attend sa off-road experience. So, natuto pa rin silang bumangon. Yeah! Ako as a dealer, kasi siyempre wala namang motor, scooter yung motor ko, first time ko mag-WR. So, napakaganda pala talaga ng WR sa trail. Tsaka, sarap pala ng feeling na kahit mahirap, nakasurvive ka, parang feeling mo, malaking achievement na yun sa sarili mo. Tapos, sa Yamaha for
the experience like this? Actually, yung motorbike ko, XTZ. And na-use ko lang 2 times. And natumba ako. So, 9 months ako hindi naman. Pero ang sarap nung W1. And I'm tempted to get another one. Yan! Hindi na sabi na tapos. Hindi. Simple, ha? Yeah. Thank you, thank you. Nagmomotor kayo kahit gano'n na nakatagal. Pag nag-try kayong mag-aaral, doon mo ma-realize na hindi mo pala alam lahat. Thank you, Yamaha Philippines, sa experience and opportunity in a lifetime. Opportunity. So, even I'm a 50-year-old guy, then I still have the chance to have this.